Ayan, mga kapugay, what's up sa inyo? Ito po muli, si Boss na Mishir ay bumabalik na ngayon po ay si Pilimon PHTV na. Gulat kayo, no? Bakit po hindi na Boss na Mishir ang aking pong channel name? Ang channel ko na po ngayon ay si Pilimon PHTV, mga kapugay. So, mga kapugay, kikwento ko nga po pala kung kailan pa ako nagsimula nung nag-YouTube ako at kung kailan pa ako nagsimula na magkaroon po ng monetization. So guys, pero unahin ko muna yung simula. Ganito kasi yung guys. Pero bago ang lahat, shoutout ko po muna si Christine Gomez. Classmate ko po siya ng high school at teammate ko rin po siya sa aming pong laro at itawag ang track and field. Mabilis pong manakbo yan si Christine Gomez ng Katugay. Kung di lang po may tatanong. Shoutout na rin na po pala sa kanina pong mga katrabaho. Diyan po sa South Luzon Expressway. Ayan po mga sir, mga madam, shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa inyo at ingat-ingat po kayo dyan sa lahat po ng oras. At inyo po rin po sanang suportahan ang aking po sinasagawang videos. Inyo rin po sanang subscribe sa aking po channel at pinutin po ang notification bell para maging update po kayo sa aking po mga videos. Ayan, shoutout din po kay Ma'am Call Notes. Ayan, shoutout sa inyo ma'am. Maraming din po sa pa-shoutout nyo ng nakaranyo pong video sa akin. At shoutout din po kay Medom's Vlog. At shoutout din po kay Ma'am Mapel TV 13. Shoutout din po kay Ma'am Clarken Aguilar. At shoutout din po kay Ma'am Shi D. Ma'am Shi Army D. Sila po lahat guys ay mga YouTubers din na kagaya ko. Sana guys supportahan nyo rin po ang kanila pong mga videos at ang kanila pong channel. I-subscribe at yung pong pinutin ang notification bell para maging update din po kayo sa kanila pong mga videos. At shoutout din daw po pala, sabi ni Ma'am Noren Monton sa kanila pong team sa Facebook. Ito po, kanyang team, Team Nolep. Ayan po, mabuhay po kayong lahat po dyan sa team po ni Ma'am Noren Monton. Sa shoutout po sa inyong lahat dyan guys. Maraming maraming salamat sa iyo mga kapugay. So guys, ito na nga. Bago po lahat, syempre mapasalamat din pa ako sa ating pong Poong May Kapal dahil siya po nagbigay ng biyaya sa akin ito at nagbigay ng mga pagkapala sa ating pong mga pamumuhay sa pang-araw-araw. So guys, salamat din po sa lahat ng ating pong mga kasamahan sa pag-YouTube at sa lahat po ng aking team dito po sa akin, sa aming pong lugar yan. So guys, dito ako ngayon, papunta pa ako ng Kalawan at mamimili po ako ng pinya at syempre iinom na rin po ng pineapple juice. Magasarap po kasi ang mga pinya dito guys, saka yung pineapple juice talagang sariwa-sariwa at fresh na fresh. So guys, ito na nga, simulan ko po guys kung kailan pa ako nagsimula mag YouTube. Nagsimula pa ako guys mag YouTube noong April, basta hindi ko na po matanda kung anong petsa po yun. So yun guys, ito na nga po ako nagsimula noong pagsimula ko ng YouTube na to. So ang ginawa ko guys, dahil po sa hindi ko po alam kung ano po ang mga requirements kay YouTube, kung ano po mga dapat yung gawin, ay nag-research ako. So ang nangyari guys, ganito. May napanood kasi ako na isang YouTubers din na vlogger na sabi ay pwede daw mag-upload ng mga re-upload na galing po sa ibang YouTube o galing sa ibang channel. So yun guys, ginawa ko po yon dahil si isa po sa napakinggan ko po sa kanya. So ginawa ko po yun guys, pero nung ginawa ko, puro copyright claim, kaya hindi ko rin po lahat na ilagay. So pinagbubura ko din. Marami na pa akong upload na video dito sa YouTube ko ito guys, pero wala po talaga. So mga kapugay, ganito po ang ginawa ko. Nag-research ako sa mga kasamahan ko doon sa pag-YouTube. Nag-research ako kung mga anong dapat kong gawin, mga dapat bang kung paano magpalaki ng subscriber at paano mag-meet po yung 4,000 public watch hour. So ganito, napag-usapan namin na ganyan, nagpagpalitan ako ng subscribe sa iba po mga YouTubers. At syempre, watch na rin daw po sa mga sariling videos, self-watch kung tawagin. So na-meet ko nga po yung guys, yung 1,000 subscriber at 4,000 public watch hour noong October 3. Kaya naman po, dalian pa akong nag-apply kay YouTube doon. Wala na po akong tagtumpik pa. Sige, apply na! Ayun. So yung pag-apply ko guys,
sa hindi inaasahang pagkangyayari ay Narios Content po ako. Ayan, kita niyo po dyan sa screen. Narios Content po ako. So, ano pong ginawa ko guys? Bakit po Narios Content ako? Siyempre, guys, yun nga pong sinabi ko, yung mga in-upload kong video sa hindi po galing sa akin originally, in-upload ko lang po dito. Kumbaga, tawagin ay re-upload. So, mali po pala yun. Ang ginawa ko, binura ko po yung iba, at yung iba pong may mga malalaking views ay itinira ko. So, nabawasan po yung watch hour ko po noon, pero yung subscriber ko po ay hindi po nabawasan. Yung watch hour lang po nabawasan sa akin. So, anong ginawa ko? Inedit ko po yung mga may videos kasi ako doon na nag-viral. Inedit ko po yon. Hindi ko po yung binura. Ang binura ko po yung apat na shoot na videos, yung pong dalawang TikTok, tapos pinakamahabang train sa buong mundo, at saka yung pinaka nakakatakot na nakuha na ng CCTV. Yan po, lahat po yung binura ko yung apat na yon. Kaya po, nabawasan po yung aking pong watch hour. So, ano po ginawa ko para ma-meet ko po ulit po yung watch hour? Sabi ko nga po sa inyo, nag-self-watch po ako. Oh my God! Wow! At sa kabilang banda, natagal lang po ako. Pinapa-apply pa ako ng YouTube po noong November 5. Pero hindi ko po yun na-reach kagad. Nakapag-apply na po ako noon ay November 28 na. So, ginawa ko, nag-apply po ulit ako dahil na-meet ko po ulit yung 4,000 public watch hour. So, ang nangyari, ito, lumabas yung result noong December 1. Noong December 1, kita niyo po sa screen, Rios Content po ulit ako. So, yun, guys, ang nangyari, pangalawang saklap ang nangyari sa akin. Denied. Disapproved. So, guys, ang ginawa ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Inedit ko po yung aking pong channel dahil may napanood din pa ko sa YouTube na kailangan daw i-edit po yung channel. So lahat po ng sequence po doon, inedit ko. Halimbawa yung mga tags, yung mga ganito ganyan, inedit ko po yung guys. Kaya guys, ngayon, binura ko na lahat ng hindi po sa aking videos. So, nung pagbura ko po nun guys, at December 31, pinapa-apply po muli ako ni YouTube, ay yun, na-meet ko po muli ang aking pong public watch hour dahil sa self-watch hour ko po. Tapos, syempre, tulong na rin po ng aking pong mga kaibigan at sa aking pong mga kasama sa pag-YouTube na ma-meet ko po muli ang aking pong watch hour. So, ano nangyari? Nag-apply po ako ng January 8 at lumabas naman po yung result sa akin ng January 11. Kaya ito pa ako ngayon guys, may mabiyahe patungo po din sa Kalawan dahil kagabi, January 11 ay lumabas po yung result sa akin na ito, makikita nyo guys, ayan, congratulations. Ayan guys, ayan nga, nakikita nyo sa screen ko, makikita nyo dyan na congratulations. So guys, yun nga, payo ko lang po sa lahat po ng sa lahat po ng mga magpa-monetize, mag-apply po ng monetization kay YouTube. Guys, sana i-review po ninyo ang inyong channel at ang inyong po mga videos, baka kasi mayroon po kayong mga videos na Rios Content tapos hindi naman sarili ninyo yung videos, tapos baka mamaya mayroon po kayong copyright claim na hindi po kayo ma-approve. Pero mayroon din po mga re-upload po na pinapayagan po ni YouTube. Siguro yun po, yun po mga Rios, mga common, mga creative common. Yun po kasi sa akin, Creative Commons din po yung, kaso nga lang, sumikat po kasi yung na-upload ko. Sumikat po yung nag-viral din po kasi yung na-upload ko. Pero kung ano siya, Creative Commons. Yun po guys. So, guys, yun na nga po, hindi ko na po patatagalin ito. Hindi ko pa alam kung paano pa ako mag-exit. Kaya ganito na lamang po. Handa! Ugay!